Sa pagbisita ni Pangulong Duterte sa Japan, nakaharap niya ang ating ambassador doon na nagsabing pabuya raw ng Pangulo ang pagsama ro ng ilang miyembro ng gabinete. Sabi ni Presidential Spokesman, Secretary Salvador Panelo, hindi naman nagalit ang Pangulo sa ambassador. Makibalita tayo kay Ian Cruz. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad na may iba't ibang conflict na hinaharap sa iba't ibang panig ng mundo. Ang nangyayaring trade war daw ng Amerika at China, tiyak na makaapekto sa mga bansa. Mas mainam daw sana kung ang mga hidwaan ay nareresolba sa pag-uusap at diplomasya, gaya ng ginagawa ngayon sa ASEAN na ang mga leader ay nag-uusap-usap upang maresolba ang mga problema. Sa problema naman sa China, diplomasya pa rin ang nakikitang mas mainam ng Malaysian leader. The problem with China cannot be resolved through confrontation, through sending battleships in the area and carrying out exercises that may result in some strong confrontation. Ito'y pabuya sa nakaraang eleksyon. Why do you bring 20 cabinet members here? Lumikha na kontrobersya ang pahayag na yan ng ating ambassador sa Japan kaugnay sa pagsama ni Pangulong Duterte sa nasa 16 na cabinet secretaries at iba pang opisyal ng pamahalaan papuntang Japan. Maring itinanggi ng ilang kalihim at maging ng Malacanang na pabuya ang kanilang pagsama. Sa pagdating ng Pangulo sa Japan, kabilang sa mga sumalubong sa kanya si Philippine Ambassador to Japan, Jose Laurel V. Nagkamayan pa ang dalawa. Sabi ni Laurel, wala naman daw sinabi sa kanya ang Pangulo matapos silang magkamayan. Nagkabatian kami. Hindi pa. Pwesto na po tayo pagdating ni Sir. Paalis na ako dahil alas 3 ay dapat nasa DFA. Hindi naman sa iniiwasan kayo. Ako'y kailangan lang. Ayon naman kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, hindi naman daw nagalit ang Pangulo kay Laurel. Ano sabi ng Pangulo dun sa sinabi nitong si Ambassador? Hindi namin pinag-usapan. Tingin mo, i-re-retain ba siya? I think so. Wala namang ano dun. Sabi naman ni Justice Secretary Minardo Guevara, hindi kailangang patawan ng disciplinary action si Ambassador Laurel dahil sa kanyang sinabi, sapat na raw na pagsabihan na lang siya. E ang mga taga-gabinete, ano kaya ang sinabi kay Laurel? Binibiro nga ako. Pwede binibiro ko rin sila. Secretary, Ambassador, sabi ng Malacanang hindi naman daw to pabuya yung Japan trip ng mga cabinet officials. Ay, kung anong gusto mo sabihin eh. Ang akin, hindi naman talagang... Sige, Presidente. Lalakad na muna ako. Hindi ko alam yung premise ng remarks, no? But offhand, kung... sa pagkaintindi ko sa pabuya, parang reward, siyempre, we take exception to that, you know? Parang ano lang, hindi applicable. Kita naman ninyo yung ano dito, yung trabaho beyond office hours, tulog na lahat, nagtatrabaho pa rin yung mga tao. Gayunpaman, hindi nakaligtas sa pamabatikos ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano ang 200-member delegation ng Pangulo sa Japan trip. Ang pahayag daw ni Ambassador Laurel tungkol sa pabuya ay tila pagpapahiwatig na ikinampanya nga ng mga opisyal ng gobyerno ang mga manok ng administrasyon sa eleksyon na ipinagbabawal sa batas. Nauna nang sinabi ni Secretary Panelo na hindi nga raw pinayagan ng gabinete na sumama sa kampanya kaya't bakit naman daw sila gagantimpalaan ng Pangulo. Bukod sa mga opisyal ng gobyerno, ilang personalidad din ang nakita namin. We are grateful to the President that he invited us to participate in this state visit, not for myself but also definitely for Manila. No, I paid with my personal money. Ay, wala akong pabuya kahit kailan. Ako bumibiling ticket ko, ako bumabayad ng ano ko, hotel ko. Hindi naman akong taga-gobyerno. Sa talumpati naman ng Pangulo, sinabi niya na mas masiglang kalakalan sa pagitan ng Pilipinas at Japan ang kanyang hangad. Aayusin din daw ang framework sa pagpapadala ng mga nurse at healthcare workers sa Japan. Inulit din ng Pangulo ang maayos sa pagninegosyo sa Pilipinas. I will give you at any hour of the day or night. You can contact any of the cabinet members or your Filipino lawyers or Filipino workers. And you can ask an audience with me in 24 hours and I will talk to you
and just let me know what your problem is, and we will kill that problem. Ian Cruz, GMA News.